Pumanaw na po ang boksingyerong si Carlo Macinto na na-comatose matapos ang kanyang laban itong Sabado. Balungkot na tinanggap ng kanyang pamilya, mga kaibigan at kapwa boksingyero ang balitang yan. May report si Mark Zambrano. Mark? Ivan, tuluyan na nga sa makabilang buhay ang boksingyerong si Carlo Macinto. Alas 10:15 ng umaga kanina nang diniklarang patay ang boksingyero dito sa FEU NRMF Hospital sa Fairview, Quezon City. 5 araw din nanatiling komatose si Macinto, Ivan, matapos mawala ng malay sa laban niya kontra kay Mark Costa noong nakaraang Sabado. Ayon sa kanyang neurosurgeon na si Dr. Robbie Orata, matinding pamamaga sa utak at acute subdural hematoma o pagdurugo sa kanang bahagi ng utak ang naging mitsa ng buhay ni Carlo. Ayon din kay Dr. Orata ay nung Martes ay pinili na ng pamilya na ilipat sa isang private room etong si Carlo Macinto para mabantay ng husto. Tiniyak naman na, na lahat ng paraan para ma-revive etong si Macinto ay ginawa nila kanina umaga, pero sadyang hindi na nagkaroon ng pagkakataon na ma-revive etong si Carlo Macinto. Sa ngayon, Ivan, ay inaantabayanan pa natin ng pamilya nitong si Macinto dahil nakausap nila tayo kanina at sinabi nila bigyan muna sila ng pagkakataon para magluksa sa nangyari sa kanilang kaanak. Ayon naman sa manager nito na si Anson ko ay nalulungkot din siya sa nangyari at nangako naman siya na bibigyan niya ng lahat ng tulong ang pamilya ni Carlo ngayong namatay na nga itong kanilang kaanak, Ivan. Mark, maliban sa kanyang manager, may matatanggap kayang tulong ang pamilya ni Carlo Macinto mula sa anumang ahensya ng pamahalaan tulad halimbawa ng Games and Amusements Board o ng Philippine Sports Commission kaya? Sa ngayon, Ivan, sinusubukan pa natin kunan ang panig ng Games and Amusements Board para din sa kaso na yan. At sa ngayon ay ang nangako ng tulong ay si Jerry Panyelosa, yung naging promoter ng laban ng Sabado, yung kanyang manager at ilang mga kaibigan. Pero susubukan natin kunan ang panig yung Philippine Sports Commission at itong Games and Amusements Board. Maraming salamat, Mark Zambrano.